Magandang araw mga tol. This is our channel, The Farm Boy Vlog. Welcome po kayo sa aking channel. Bagong lahat, nais ko munang pasalamatan ang lahat ng aking mga subscribers at ang lahat na walang sawang sumusuporta at sumusubaybay sa aking munting channel. Maraming salamat sa inyong lahat. Kung nais nyo mga tol, ang ganitong talakayan, kwentuhan about sa pagpa-farming, especially sa pag-alaga ng mga game fowl, pagbibreed, wag po kayong mahiyang mag-subscribe, mag-like, at mag-comment, and hit the notification bell para updated ka sa mga new videos na aking i-upload. Ngayon mga tol, dadako na po tayo sa topic. Share ko mga tol sa inyo kung paano ako pumili ng gagawing inahin bilang breeding materials. Ayan mga tol. So itong manok na to, yung inahin na nakikita nyo sa inyong harapan. Bloodline po nito, 75 sweeter, 25 lemon. Battle cross po siya ng pumpkin sweeter at saka lemon. Ayan po. Age po nito, 7 months old at hinahanda ko na po ito sa next breeding season. Ayan. Mga tol, huwag po tayong kukuha o gagawa ang gagawing nahin na hindi po natin gusto ang bloodline. Kailangan po yung bloodline po ang gusto natin at patok po sa ating panlasa. Tapos po pagdating po sa characteristic ng manok, kailangan po yung bloodline niya is winning line. Although na hindi naman perfect yung mga winning percentage, may magandang record po. Mas marami yung o mas malamang ang panalo. Doon po tayo kukuha. Yan. Pagdating naman po sa physical o appearance ng isang manok, pagdating po sa mata, pumili pa ako ng red eyes o di kaya dark color orange. Yan. At yung eyeball po niya ay may pagkaasul. At yung ulo po ay may maliit na ulo. Yan. Pagdating naman po sa tuka, may katamtaman lang po yung haba at hindi naman masyadong maigsi. Yung about sa palong naman mga tol, depende na po sa inyo yan kung anong gusto nyo, P-comb o straight comb. Sa akin po kasi mas prepare ko yung mga P-comb. Yan. Ito yung gusto ko. Pagdating naman po sa katawan mga tol, kailangan po ay may magandang buto, malaking buto. Yan. Mabalikat po. Yan ang mga pinipili ko. Mabalikat na manok. May magandang balikat. At pagdating naman po sa pakpak, kailangan po wala pong split wings. Kahit isang hibla lang po ng balahibo niyan, sa pakpak, huwag po tayong kumuha. Kailangan po magandang ipit, walang singaw po. Maganda po yung yung hatak niya. Ayan. Pagdating naman po dito sa buntot, kailangan po hindi paling. Kailangan po naka-align lang. Ayan. Kasi nga po, ang inahin ay may malaking ambag po sa kanyang mga magiging offspring. May malaki pong nakukuha sa mga inahin. Lalo na po sa fighting style. Pagdating naman po dito sa may sipit-sipitan, hindi ito po sa pitan. Yan. Kailangan po dikit yung buto. May buto po kasi dito sa dulo. Kailangan po dikit po yan. At yung sipit-sipitan po ay may malaking sipit-sipitan. Para po sa itlog ay may malaki po siyang itlog na maibigay. Hindi po kasi kumukuha ng ano, ng maliit ng sipit-sipitan. So yun mga tol, no? Yan. At wala rin pong sapola. Kailangan. Hindi po nagkaroon ng sapola. Tamtaman lang. Ayan. At pagdating naman dito mga tol sa paa, ayan, kailangan po pencil feet. Kasi yung pencil feet po mga tol, yun po yung may mga mabibilis pumalo. Ayan. Ayan. Tapos pag ginano natin po mga tol,
nasa align po yan, hindi po siya piki, hindi po siya sakang. Ayan. Kailangan po balansyado, balansi lang po ang kanyang mga paa. Ayan. High station, hindi naman po masyadong mataas at hindi naman po masyadong mababa, kasi kung mataas naman po eh tangkaraw na po yun. Katamtaman lang po talaga. Ayan. Maganda po. Ayan. At yung mga daliri mga tol eh mga straight po. Huwag po tayong kukuha o gagawa ng inay na mga may mga baliko ang mga daliri. Ayan. Kailangan po balanse. Ayan. Maganda. Kasi nga po, naipapasa po yan sa mga magiging offspring, sa mga magiging anak. Ayan. At lagi nating tatandaan mga tol, huwag po tayo kumuha o gagawa ng gagawing materyales kapag yung mula ng pagkabata ay may mahabang gamutan, nakaranas po siya ng mahabang gamutan, no? Huwag po tayong kukuha nun o gagawa. Kailangan po mula sisiw ay hindi po siya nakaranas ng sakit. Doon po natin malalaman na may maganda pong immune system yung gagawin natin na inahin. Kasi nga po ang mga inahin ay may malaking ambag sa kanyang mga anak. Kumbaga maipapasa niya yung kung ano man mayroon siya katangian at kung ano man siya mayroong resistensya. So mas maganda po na yun po ang piliin natin. At huwag po tayong pipili at gagawa ng materyales na may balda. Mas maganda po ang buo po ang katawan, kompleto at walang kapintasan. So ayun mga tol, no? Sana mayroon kayong natutunan sa mga binahagi ko about sa pagpili ng inahin upang gawing materyales. Hanggang sa muli, ingat po kayo palagi. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat po.